sa Mateo 16:18 ang sinasabi dito, "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanain laban sa kanya." Dito po, mga kababayan, alam naman natin na may binabanggit na bato sa nasabing talatang ito. At yung bato na tinutukoy, diyan daw itatayo ng ating Panginoong Jesucristo ang iglesia, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, sino ba o ano ba ang bato na tinutukoy sa Mateo 16:18? Ito po ba ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo mismo na siya ring nagtayo ng kanyang iglesia? O ito ba ay tumutukoy sa pag-amin ni Pedro na ang ating Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos? O di naman kaya ay si Pedro po mismo ang tinutukoy ng batong ito? Susuriin natin yan base po sa lente ng Biblia, ating pangaralan sa isa na namang The Rock episode ng Fat Pastors. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang mabigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin po natin ang 2 Timoteo 2:15. Ganito po ang ating mabasa. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Klarong-klaro sa ating nabasa, mga kababayan, dapat po tama ang paggamit ng nakasulat sa Biblia, kasi yan po yung salita ng katotohanan din, ano? So, sa ating episode ngayon, mga kababayan, ay tatalakayin natin itong sola scriptura o Bible alone o scripture alone na itinaguyod noon ni Martin Luther. At hindi lang po si Martin Luther, pati na po ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, naniniwala din sila sa nasabing doktrinang ito, mga kapatid. Pero, taro, sangayon ba tayo, mga taga-Iglesia Katolika, sa doktrinang Bible alone? Ayon po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 82, parehong banal na kasulatan at tradisyon ay dapat tanggapin at parangalan ng may pantay na damdamin ng debosyon at pagtipitagan. Klarong-klaro po, mga kababayan, sa ating nabasang ito, ayon po sa paragraph 82 ng Catechism of the Catholic Church, mga kapatid. Hindi lang po Biblia ang tinatanggap ng Iglesia Katolika, kundi pati ang banal na tradisyon, mga kababayan. Pero pilit nilang dinidepensahan ang aral na ito na Bible alone ng mga ministro ni Felix Manalo, sabay sisirain ang pananampalatayang Katoliko na taliwas naman sa kanilang paniniwala. Paano kaya nila ito gagawin, mga kapatid? Ano ba ang mga talata sa Biblia ang kanilang gagamitin, mga kapatid, para depensahan ang scriptures alone o Bible alone? Eto, panoorin natin si Naramil Parba at si Michael Sandoval. Mga kapatid, tingnan po natin, napansin po sana ng ating mga taga-subaybay, kahit doon sa Old Testament, pag napansin po nila, kung ano yung ipinag-utos ng Diyos, huwag daragdagan ni babawasan. Eh, nang dumating ang panahong Kristiyano na magturo siya, Apostol Pablo, ganyan din ba kahigpit ang tagubili ni Apostol Pablo? Pakinggan po natin, ang pahayag na ito ay nakasulat ni Apostol Pablo, nakasulat po sa 1 Corinto 4 talatang 6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Aba, grabe naman yan, ha? Sige, ayon po sa kanila, mga kababayan.
Mali daw ang pagkakaroon ng banal na tradisyon at Biblia lang dapat ang saligan ng pananampalatayang Kristiyano, base na rin sa 1 Korinto 4:6. At binasa nila kanina yung 1 Korinto 4:6, mga kapatid. At babasahin ko po ulit. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yan po ang binasa, 1 Korinto 4:6, at yan po ang kanilang ginamit para patunayang mali daw ang Iglesia Katolika sa paggamit ng banal na tradisyon. Eh ang tanong, tama ba ang pag-unawa nila sa nasabing talatang ito, mga kapatid, na dito po sa 1 Korinto 4:6 yung tinutukoy na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, yan daw ay Biblia? Aba, titingnan natin yan, mga kababayan. Eh ang tanong, saan man nakasulat ang tinutukoy dito sa talatang ito, 1 Korinto 4:6, na mga bagay na nangasusulat? Biblia ba ito, mga kababayan? Eh baka gagamit ni sila ng iba pang mga sari ng Biblia, 1 Korinto 4:6, kasi sa Easy English Bible ang nakalagay, obey what is written in the Bible. Abay, the Bible nga. Nako ha, titignan natin mamaya. O, ito pang isang salin. New Testament for everyone ang nakalagay, not to go beyond what the Bible says. Aba, kaya Bible daw eh ka. Titignan natin mga kababayan. Sa Biblia ba talaga nakasulat ang tinutukoy sa 1 Korinto 4:6 ng mga bagay na nangasusulat? Isipin nyo ito mga kapatid. Ano? Isipin mabuti. Ayon po sa mga ministro ni Felix Manalo, ang Biblia na kanilang sinansampalatayanan ay may 66 books. Ulitin ko, may 66 books mga kapatid. At yung isa na nga sa 66 books, yung 1 Korinto na ginamit nila, 1 Korinto 4:6. Ngayon, 66 books na Biblia ba ang tinutukoy na huwag magsigit daw sa mga bagay na nangasusulat sa 66 books na Bible? Titingnan natin mga kababayan. Isipin mabuti. Yung 1 Korinto na kung saan kinuha yung talata para i-prove yung scriptures alone o Bible alone, yan po ay isinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto noong mga 53 to 54 AD sa Ephesus, Asia Minor, ayon po sa mga sources, mga kababayan. So, para maging 66 books Bible ang tinutukoy sa binasang talata, dapat lahat ng aklat ng Bible ay naisulat na on or before 53 to 54 AD. Diba ganun yun mga kababayan? Isipin mabuti mga kapatid. Pero it seems na hindi. Hindi 66 books na Bible yung tinutukoy. Bakit? Yung ikalawang Korinto, isinulat yan 55 AD. At yung aklat ng Apokalipsis, isinulat yan noong mga bandang 94 to 96 AD. Ibig bang sabihin nito, mga kababayan, hindi pala kasali ang Apokalipsis at ikalawang Korinto sa Biblia ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Nako, ay paano ngayon yan? Kaya, tama talaga na hindi 66 book Bible yung tinutukoy sa 1 Korinto 4:6, mga kababayan. Tanong, kung hindi Bible, saan ba nakasulat ang tinutukoy dito sa 1 Korinto 4:6 na mga bagay na nangasusulat? Tatanungin muna natin ang mga Bible scholars, mga kapatid. Ayon po sa Ellicott's Bible Commentary, ang tinutukoy dito hindi po Biblia, kundi lumang tipan. Ayan, nakikita nyo sa screen, mga kababayan. Isa pang Bible commentator, Critical and Exegetical Handbook to the Epistles to the Corinthians, Volume 1, na mas kilala natin na Mayer's New Testament Commentary, sinasabi po dito na ito po ay tumutukoy sa lumang tipan, mga kababayan. Yung mga dapat na hindi magsigit sa mga nakasulat doon, mga kababayan. Ibig sabihin, sa lumang tipan pala nakasulat ang mga bagay na nakasusulat base po
sa 1 Corinto 4:6. Pero sandali, baka itatanong nyo sa akin, eh paano naman itong salin ng Easy English Bible? Mali pala itong salin na ito, mga kababayan. Suriin natin, mga kapatid. Itanas lang natin. Pamasahin natin yung 1 Corinto 3:19. Ang sinasabi dito, it says in the Bible, God causes the clever thoughts of wise people to confuse them. Klarong-klaro dito. Ibig sabihin, may kinote po galing sa Bible. Yan yung sinasabi sa 1 Corinto 3:19. Eh, tanong, ano ba ang tinutukoy na Bible sa 2 talatang ito sa nasabing salin, Easy English Bible? Ang 66 book Bible ba ang tinutukoy dito? Suriin natin yan, mga kababayan. Ayon po sa Bible commentary ng Easy English Bible, ayon po dito, ito po ay tumutukoy sa lumang tipan, mga kababayan. Ibig sabihin, ang pinapalitaw na Bible sa 2 talatang ito ay hindi po yung 66 books na Bible, kundi ang lumang tipan, mga kapatid. So okay na itong nasa Easy English Bible. Pero sandali, sandali. Meron bang isang salin eh? Yung New Testament for Everyone ng 1 Corinto 4:6. Mali din pala ang saling ito. Sige nga, suriin nga natin. Ito pong saling The New Testament for Everyone, yan po'y salin ni Tom Wright, mga kapatid. At itong si Tom Wright, siya din po ang nagsulat ng aklat na Who Was Jesus na isinulat noong 1992. Ganito po ang nakasulat sa page 21. Dito, sinasabi na ang Bible, eto, nakikita nyo sa screen, ay lumang tipan din, mga kababayan. Klarong-klaro na po yan. Ibig sabihin, ang pinapalitaw na Biblia sa 1 Corinto 4:6, lumang tipan po. Hindi po 66 book na Bible, na definition nga ng Bible ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya sa sinasabing ito na mga ministro ni Manalo, mali po. Hindi po Biblia yung tinutukoy sa 1 Corinto 4:6, kundi lumang tipan, mga kababayan. Kaya, busted yan, mali. Mali po yan. Ako ah. Ano ba ang mga talata pa sa Biblia ang gagamitin ng dalawang ito para sabihin tama ang Bible alone doctrine? Eto, panoorin natin sila muli, mga kapatid. Tatanong ko na rin nang magturo ang ating Panginoong Jesucristo, anong hindi dapat gawin sa mga nakasulat sa Biblia? Kanina, sabi ni Apostol Pablo, huwag hihigit sa nakasulat. Ibig sabihin, huwag magdaragdag. Hindi rin dapat magbawas sa mga salita ng Diyos. Pakinggan po natin, Mateo 5:18. Sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kung napansin po ninyo, dito sa pahayag na ito ng Panginoong Jesucristo, kahit tuldok, kahit kudlit, ay hindi maaring ibawas sa mga salita ng Diyos sa Biblia. At kanina nga, binasa din natin ang sabi ni Apostol Pablo, huwag hihigit sa nakasulat. Eh, saan ba? Alin ba yung nakasulat? Hindi nga ba itong banal na kasulatan? Pag sinabing huwag hihigit, huwag kang magdaragdag. Aba, grabe naman yan ah. Ayon po sa kanila, itong Mateo 5:18 daw ang magpapatunay na mali ang pagkakaroon ng banal na tradisyon sa Iglesia Katolika at dapat Biblia lang talaga, Biblia lang. Kasi yung nakasulat kasi sa Mateo 5:18, sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. E yan po yung ginamit nila. E tanong, tama ba ang pag-unawa nila sa nasabing talatang ito? Susuriin po natin yan, mga kababayan. Ang gagawin natin, itataas muna natin sa versikulo 17, ganito po ang ating mababasa. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta.
ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tundok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Sa ating nabasa, mga kababayan, mapapansin na ang tinutukoy pala dito ay ang kautusan na hindi po sisirain ng ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan. At dito po sa versikulo 18 na hindi mawawala sa kautusan, balikan natin sa verse 17. Yung kautusan pala na yun, yan po yung kautusan na hindi po sisirain ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa ating binasa, wala namang binabanggit na Biblia yung tinutukoy dyan, mga kababayan. Kaya hindi po Biblia ang tinutukoy sa nasabing talatang ito. Mga kautusan na nasa lumang tipan ang tinutukoy sa nasabing talata. Kaya nga dito sa salin na Amplified Bible Classic Edition, ang nakalagay dito, identifying certain Hebrew letters. Klarong-klaro po, mga kababayan. Ibig sabihin, yan pala ay tumutukoy sa mga kautusan na nasa lumang tipan, mga kapatid. Kahit nga sa Orthodox Jewish Bible, napaka-specific po. Yung sinasabi, will pass from the Torah. Yung Torah, kasali po yan sa Old Testament writings, mga kapatid. O kahit pa sa saling Tree of Life Version Bible, klarong-klaro, not the smallest letter or serif shall ever pass away from the Torah. Klarong-klaro, mga kababayan. Kaya hindi po Biblia. Mali po ang dalawang ministro nito na sabi nila Biblia daw yung tinutukoy sa Mateo 5:18. Mali po yan. Kaya, busted yan, mga palpak. Mali po yan. O, eto pa. Ano ba yung talata sa Biblia na kanilang gagamitin para sabihing tama, di umano, ang Bible alone doctrine? Eto, panoorin natin muli yung dalawang mokong na ito. Kaya nga sa atin dito sa Iglesia ni Cristo, kapatid Ramil, ay sinasabi natin sa kanila na dito ay kung ano lamang po ang nakasulat sa Biblia, kung ano lamang po ang nilalaman ng Ebanghelyo, no more, no less, walang labis, walang kulang, yun ang amin pong tinitindigan at sinusunod. Maliit na bagay ba yung, kapatid na Ramil, na ang panindiganan ng sinuman kung ano lang yung nakasulat sa Ebanghelyo? Pagka ang pangahawakan po natin yung nakasulat sa Ebanghelyo, yan ay kaliligtas natin. Pakinggan po natin, 1 Korinto 15:1 at 2. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Dito po sa ating binasa, napakaliwanag ng pahayag ng mga apostol na ang itinuro niyang Ebanghelyo, yan ang dapat na tanggapin, sampalatayanan, panatilihan ng isang Kristiyano, at sa pamagitan nito, sabi po ng Apostol Pablo, ligtas kayo kung ito'y matyagan ninyong iingatan o matyagan nating susunod. Aba, grabe naman yan, ha? Grabe talaga. Sige. So, ayon po sa kanila, mali daw ang pagkakaroon ng banal na tradisyon at Biblia lang dapat yung dapat tanggapin, mga kababayan. Dahil kung susunod natin ito, itong sinasabi nila, tiyak na ligtas na tayo. Ayon po sa 1 Korinto 15:1 at 2. At pinasa nga nila yung 1 at 2. Sige, basahin na nga natin. Ngayon, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Yan po ang ating nabasa sa 1 Korinto
Kapitulo 15, 1 at 2. Eh ang tanong, tama ba ang kanilang pag-unawa sa nasabing talatang ito? Susurin po natin yan, mga kababayan. Meron pong binabanggit sa versikulo 1 na ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, yung pinangaral ni Pablo. E ano ba yung ebanghelyong ito na ipinangaral ni Pablo? Ayon po sa 1 Corinto 15, 1 at 2. Biblia lang ba ang ebanghelyo na ito, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kapatid. Ano? Itataas po natin. Kanina, yung binasa, 1 Corinto 15, 1 at 2. Yung babasahin ko naman, 1 Corinto 11, 2. Ganito po ang ating mababasa. Ipinagmamalaki ko kayo, sapagkat sa lahat ng bagay ay naaalala ninyo ako at nananatili kayong matibay sa mga tradisyon kagaya ng ibinigay ko sa inyo. Klarong-klaro, mga kababayan, may tradisyon pala na ipinangaral si Pablo. Yan po yung ibinigay sa kanyang mga disipulo, mga kapatid. Hindi lang pala ang nasa Biblia ang itinuro ni Pablo na ebanghelyo, kundi pati yung banal na tradisyon, mga kababayan. Kaya palpak talaga itong mga ministrong ito, kulang sa unawa sa Biblia ito, mga kababayan. Kaya, busted yan, mali yan, nako, palpak talaga. Kaya, tama nga ang sabi ng Biblia, dapat tama po ang paggamit natin sa salita ng katotohanan, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, pakismash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga hanggang sa susunod na extreme episode. Ako po si Taborno at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kabornok. At abangan nyo si Kabornok, no? Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanin natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magbigay sa atin ng tunay na God bless.